yung number kasi kung mayroong mga brothers and sister o mga kaibigan natin na tutulong, ikaw lang po ay tatawagin nila. Sir, 927-373-6836. Sige, ulitin mo, dandahanin mo, isa-isahin mo. Huwag mong bilisan. Sir, 927-373-6836 po. Okay. Sige lang, kaisulat ko lang mamaya yan, yung sinabi mo, iisulat ko sa screen mamaya para marinig nila. Tatawag lang sila sa iyo. So ikaw na po magbanggit sa iyong number. Sige po, Mariam po sa Islam, opo. Castillo. Saan po kayo ngayon, sister? Saan po kayo ngayon? Sa ano po, Cavite po. Saan sa Cavite? General Trias, Cavite po. Ano pong problema, sister? Dahil ipakilala po kita sa aking mga brothers and sisters, mga kaibigan ko po sa YouTube and Facebook. Bilang tulong nga po, ito lang po ang inshallah, makadagdag sa tulong. Who knows, may mga brothers and sisters natin or kaibigan na maawa at kung ng Allah ang kanilang puso, at least man lang ano, kung anong magkano ang kanilang maitulong sa iyo. Ano po ba ang kailangan nyo, sister? Ano po bang maipaglingkod ko o maipaglingkod sa aming mga kapatid na nanonood sa iyo para marinig naman nila? Opo, ganun na nga po. Yung mga kapatid ko po kasi ayaw na po nilang tumulong. So ako po yung pinipilit nila na gumastos kay mama. Eh, wala naman po akong pinansyal. Ang trabaho ko po mananahil po. Ano ba ang mga kapatid mo? Ilan sila? Yung isa po nasa Amerika po. Tapos ngayon hindi na raw po makausap. Ayaw nilang tumulong. Tapos yung kapatid ko pong isa, ang dami pong sinasabi, minumura pa ako. Sandali lang, Minumura kami sister. nag... Sandali lang, Opo. sandali lang. Okay. Ganito ang tanong ko, sister. Kasi pag sinabing tumulong, ang nakikinig sa anong klaseng tulong? Nasunugan, napilayan, hindi nila alam. So, ano ang simula? Ang kapatid mo, ano ba sila? Kristiyano, Muslim? Ano ba ang Kristiyano kadahilanan, po. ang salita mong tulong? Bakit ikaw ay tutulungan? Yun ang para maintindihan nila. Bakit po ikaw tutulungan? Bakit po ikaw ay humingi ng tulong? Ano po ang sitwasyon? Para ang background po, maintindihan nila. Kasi kung sasabihin lang natin tulong kayo, siyempre magtanong sila, Opo. anong, bakit tutulungan? Ano problema? Di po ba? So, yung mga kapatid mo, kung sabihin mo man na pabayaan mo sila, nagmumura, pabayaan mo na lang. Sila ba'y Muslim ang mga kapatid mo? Kami lang po ni Mama po ang Muslim. Dalawa lang po kami. So, ang tatay Sa mo, family. wala na po, tatay mo. Kristiyan. Ha? Hiwalay. Matagal na po kami, ano, broken family po. Oh. So, ano bang kadahilanan po na humihingi ka po ng tulong sa ating mga kapatid or mga kaibigan natin na mga nakakarinig? Sabihin man natin Muslim sila or hindi Muslim dahil may mga hindi Muslim naman na ang puso nila ay malambot sa pagtutulong. Sabihin mo ang kadahilanan sa paghingi mo ng tulong. Opo, ang mama ko po ay meron po siyang stage 4 breast cancer. Opo, at yung everyday po niyang ano, oxygen, hindi po namin din kaya po dahil ang everyday niya is nakaka-1,000 po siya na isang araw ngayon. Sa Tapos ang oxygen. gamot niya po, opo, sa oxygen po. Sa oxygen lamang, 1,000. Opo, yun po yung ano niya ngayon kasi hindi na po niya inaalis yung oxygen niya po eh. Ayaw niya po nang walang oxygen, di daw po siya makahinga. Siguro dahil na rin po dun sa bukol niya. Tapos ngayon, hindi na rin po siya ano, nakakalunok ng maayos. Eh kailangan po i-admit siya. Eh hindi naman po namin maano yung doktor niya dahil nung pumunta po kami ng Jose Reyes, lagi kami pinapaalis dahil sabi, kesyo ganon, kesyo ganyan,
parang schedule lagi, swab test, tapos hindi na naman may schedule, tapos puro swab test na naman po. Ano po yung, ano yung hospital? Reyes, anong Reyes Hospital? Ano yung? Jose Reyes po. Kasi Jose. Doon lang po yung may morphine. Yung tinuturok po para hindi niya po maramdaman yung sakit po. Ah, private or government? Public po yun eh. Public? Parang public po siya eh, opo. So, eh kung the... saan? Tapos kailangan pa rin daw po ng mga lab test niya. Kailangan daw po ma-CT scan, kailangan ma-bone scan. Eh, hindi po, hindi ko po alam kung magkano. Tapos Lunes ba pinapabalik na naman po kami. Kailangan daw po lakarin yung mga lab test niya po. Hindi ko alam. Inakontak ko naman po yung mga kapatid ko. Ayaw, wala. Wala daw silang may tutulong kahit 5. Hindi ko alam. So ito naman mga kapatid, ang ibanggitin mo, ikaw na magbanggit sa iyong number kasi kung mayroong mga brothers and sister o mga kaibigan natin na tutulong, ikaw lang po ay tatawagin nila. Tatawag lang sila sa iyo. So ikaw na po magbanggit sa iyong number. Sir, 927-373-6836. Sige, ulitin mo, dandahanin mo, isa-isahin mo. Huwag mong bilisan. Sir, 927-373-6836 po. Okay. Sige lang, kaisulat ko lang mamaya yan, yung sinabi mo, isulat ko sa screen mamaya para marinig nila. Inshallah po. Okay. So, ang magtatanong ngayon sa akin, kumusta man din? Di ba may pamilya ka? Opo. Ang mister mo, saan nagtrabaho? Ano po, nagsa-sideline-sideline po minsan ng tok-tok. Pero ngayon, wala, mahina po yung ano niya eh. Tapos tumutulong-tulong lang po siya sa kuya niya. Muslim na rin siya? Muslim na rin siya? Magindanaon po. Ah, Magindanaon. Yung kailanganin ng mama mo, na-estimate mo ba, na-approximate mo kung magkano kaya? Hindi ko po alam kung magkano po yung bone scan niya eh, tsaka yung ano niya po eh, yung CT scan, hindi ko po alam. Tapos yung tuturok po na morphine, hindi ko po alam kung magkano po yung ganun po. Yung morphine na tinuturok, magkano? Itatanong ko pa lang po. Yun to, hindi pala libre sa gobyerno. Ang morphine pala ay hindi libre sa gobyerno. Yung nga po yung inaano ko po eh. Ang may nagsabi sa akin na doktor, libre. Pero itong doktor na kakilala ko, sabi niya, may bayad yun sis. Yung morphine, may bayad yun dahil wala ano yun dito sa atin. Yung parang limited lang. Tsaka inooy na ano yun. Yung ano ba yun? Ino-order yata. Pero sabi nila, pero babalikan ko po, baka po mga Wednesday, yun po kasi yung open ng ano eh, ng, yung sa ano po, yung sa anesthesiology. Sino po ang nagturo? May ang araw lang po silang open. Sino po ang nagtuturo? Kayo o ang doktor? Depende po. Kapag na-i-admit po namin siya, pag na-schedule na po siya, depende po. Or sa bahay na lang po, tuturuan na lang po kami kung paano. Kasi hindi rin po siya daw pwede po ng ospital dahil ang daming COVID patient daw po. Ang inaano po ng isang doktor, sa bahay na lang daw po. So yun daw mga kapatid, inshallah sa mga kapatiran ko dito ang nakikinig, kami po ay humihingi at lumalapit po sa inyong mga damdamin sa isang kapatid natin, ito si Sister, ano yung sister, pangalan mo? Mariam Castillo? Maria. Di Castillo? Castillo po. Ang nanay po niya ay may cancer, stage 4 na po ang sakit, at hindi na siya makalakad. Hindi na po eh. Hindi na po nakaraan po, makakahakbang pa po siya ngayon. Hindi na daw niya po kaya eh. At maraming salamat po sa aming mga kapatiran dito, mga brothers and sisters.
sa tulong po ninyo, malaking tulong na po, kahit man lang masabi natin na tag 1 peso out of my 21,000 subscribers, kung may magbigay lang po nga kahit tag piso-piso man lang sa about 10,000 sa akin subscriber out of 21,000, maka 10,000 na po ang ating sister. Magpadala rin din ako sa aking sarili at sa aking misis, magpadala din kami sa iyo sister. At saka yung sinabi mo, ito bang GCash number mo? Yung sinabi mo sa screen? Yung, yan ang GCash. 373 po. Ha? Opo, 373. Yung last 36. Yung last digits, ito po ba ang GCash mo? Itong binanggit mong number kanina? Opo, yung 373 po, 6836. Okay. Maricel Del Castillo po yung nakalagay po. So, ito lang po ang inshallah, sister. Ilagay ko sa screen yung GCash mo number. Nasa mga isang brothers po, and sister na po kung magbigay sila sa iyo, inshallah. Yes. Ako po ay, kahit man hindi ako magpakilala, itong mukha ko, kilalang kilala nila ako sa aking subscriber. Nag-subscribe nga sila sa akin dahil nakilala nila ako. So I'm appealing to your brothers and sister to please tulungan po natin. At hindi lang ito. Kung may mga brothers and sister pa riyan na nga nailangan din ng tulong. Kung ito man lang ang matulong natin sa Facebook, sa YouTube, ito man lang sa pamaraan na ako'y makatulong, hindi lang po itong sister na humingi ngayon. Hindi lang po si Mariam de Castillo na humingi ngayon. Kundi sino man dyan. Sino man dyan na mga kamag-anak ninyo na gustong maghihingi, gawin ko po gani gayang ginagawa ko. Who knows po, ang Allah pong nakakaalam sa mga puso. Dahil sa mga Muslim po, fard po, fard po sa atin. Kung mayroon tayong kakayahan, fard po sa ating side na magtulong kung mayroon lang ilang ang tulong, kung mayroon tayong ikakatulong. At sabi din ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung ang isang kamay hindi marunong magbigay ng sadaka. Sadaka, ibig yung sadaka at zakat iba. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lingguwahe nating Pilipino, sinong mang may kamay na hindi marunong magbigay ng sadaka, he owns a bad hand. Ibig sabihin sa Bisaya pa, nakapanag-iya siya o dautan ng kamot. Whoever who has hands and does not know how to give sadaka, he owns bad hands, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito lang po ang aking masasabi sa mga kapatid, kapatiran kong nakikinig, saan mang sulok sa mundo, dito man sa Pilipinas, sa labas man ng bansa, diyan sa Qatar, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Abu Dhabi, sa Australia, sa Canada, sa Amerika, saan man sulok. Malaking tulong na po ang inyong maibibigay sa ating sister na may stage 4 cancer na po ang kanyang nanay. Hindi man natin siguro mabalik ang normal niya nga buhay, pero ang Allah, tinitingnan niya ang ating puso at damdamin. Ito'y pagsubok sa atin. Hindi lamang pagsubok ito sa kanila. Bilang mga Muslim, ito rin ay pagsubok sa atin kung marunong ba tayo titingin sa ganitong mga bagay, marunong ba tayo iabot natin ang ating damdamin at ating puso natin, tulong natin. Ito po'y pagsubok rin sa atin. Hindi, dahil ang lahat ng pagsubok ng Allah, eh hindi ito ibigay sa atin, mayroon nga pagsubok sa iba. Pero ito ay binigyan tayo ng babala, paalaala ng Allah, na anytime rin darating sa atin ang sakit. Darating din sa atin ang kahirapan. Hindi natin alam bukas, sunod na araw, kasunod na buwan o years, mangyayari din sa atin ang mga bagay na hindi natin ni-expect. So mas maganda nga ngayon, malusog tayo, habang nandito sa tayo sa tamang pag-isip, sa tamang pananampalataya, i-share natin ang nasa atin, hindi man siguro mabawasan ang ating sweldo, ang ating pira, pusing dyan sa Qatar, kahit 10 riyal o 20 riyal dyan sa Saudi Arabia o kahit sa Amerika, $1 lang. Malaking tulong na po yung kung maipon-ipon dahil po ang sapa, ang malaki pong sapa o river,
naggaling or nagmula po ito sa isang patak na ulan. Yung patak na ulan, isang patak na ulan, kung ito po ay mailagay natin sa tamang lalagyan, ay mag-create po itong malaking ilog. So ito lang po ang aking masasabi, inshallah mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Inshallah po, Sister Marian, magbilin ka po ng panglast na kan sa ating mga kapatid, paabot sa ating mga kapatid. Ano po ang iyong masabi, inshallah? Mabubuting puso po. Biyayaan po kayo ng Allah ng maraming biyaya po. Opo. Jazakallahu khairan po sa inyong lahat po, sa mga may mabuting puso po. Sana matulungan niyo po yung mama ko, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.